I was a photographer, a freelance photographer. She's a flight technician. She, very simply, she makes people fly. Before ko CSR sa inyong call center. Hindi po kami open kumuha ng mga helpers. Mas prefer namin po yung kami po yung mag-aalaga. Isa kong waiter sa casino. Isa siyang isang sales lady. Na-shutdown po yung company ko, so siya na lang po muna yung mag-work. For a time, she had a lot of work, so that would leave me at home with the baby. Ako talagang mismo nag-aasikaso sa mga bata. Washing dishes, cooking food, paglilinis, pag-indi ng mga pagkain nila. Washing clothes, I did that. Maramihan na kasama na po yung sa asawa ko, kasama na yung sa baby. Without washing machines, oh, yeah. Hindi ko talaga choice itong maging house-husband. Sa Filipino culture talaga, ang lalaki ko kasi talaga ang dapat nag-work. I feel I still need to be contributory to how things go in the house, and that one of that is getting a good job. Medyo mahirap mag-apply. Siya yung nagkaroon ng trabaho. Ako na yung parang nagkaroon ng responsibility na mag-alaga na lang sa kanila. Marami na rin po sa age namin na ngayon. So hindi na rin sila ninibago. I play the role of Mia Alvarez. Mother of two, a very patient wife. Rod Alvarez is a proud young husband. Very traditional yung take niya. Talagang susunod siya sa kung ano sasabihin ng asawa niya. But also, gusto rin niyang gawa something for herself. Pero dahil gusto niya yung masaya yung husband niya, susundin niya. It's very typical Filipino male, which is him earning, the wife taking care of the kids, and basically, him calling the shots. Ano nga ulit yung ginawa mo? Nag-resign ako. Wala na akong trabaho. Tama ako ng dinig. Until it came to the point na she needs to work. Maganda naman ang arrangement natin, ah. Hindi, ah. And hindi niya alam kung paano niya itatawid sa asawa niya na pwede naman akong maging housewife and a professional at the same time. In Rod's family kasi, pati yung buhay ni Mia, gusto niyang patakbuhin. Alang-alang kuno sa anak. Hey, neighbors! Aida Kapinpin, and you can call her Aida. Kahanga-hanga yung kanyang pagiging matapang, tsaka yung pagtanggap niya sa mga kabiguan niya. At the same time, akalain mo boba si Aida eh. Pero nakikita niya yung paligid niya at nakikita niya na may mga tao na hindi na-appreciate ang buhay nila. Uy! Tulungan na kita! Siselos ka ba kaya, Aida? Isang beses lang kayo nagkasama dalawa sa eskwelahan ng mga bata. O ngayon, hindi na kayo pwede maghiwalay. Ay, naku, buksan mo na yung TV! Baka nagsisimula na, dali! Best buddies nga kayo sa panonood ng telenovela, di ba? Do not judge a person by her accessories. So, kilalanin mo siya talaga. Kasi behind those accessories, malay mo may katinuan yung tao, di ba? Dalawa kayong may buhay. You had separate lives before you got married. So, why try to run the other person's life, di ba? So, doon lang kami hindi tugma ni Ron. I don't agree. Kasi sa panahon ngayon, parang hindi na yata uso yung nagpapakamartir ka sa isang bagay dahil iyon yung gusto ng asawa mo or dahil para lang matahimik na lang ang lahat. Nasa, ano lang yung direct, nasa matter of how you handle it carefully, your time with your children, your time with your husband, and your time with yourself and at work. Importante na ipakita mo rin sa asawa mo na kahit nagtatrabaho ako, kaya ko pa rin naman punan yung dapat kong gampanan bilang nanay at bilang asawa. Kung sino yung mas may na-offeran ng magandang trabaho sa panahon ngayon, parang hindi ba dapat i-grab na yung opportunity na yan? Kasi napakahirap talaga maghanap ng trabaho sa pagkakataong to. I have a very real point of view of being a house husband. No? I'm surrounded by friends who at one point were house husbands or are still house husbands or will become house husbands. I was actually raised by a house husband. My dad chose to retire at the age of 38
and run the business from the home. Wala naman yun. I'm sure naman kasi nag-reversal lang ng mga papel. Hindi naman porket nagtatrabaho ang babae, binubuhay lang niya yung lalaki. May dalawang klaseng house husband eh. Merong by choice, merong na puwersa. Halimbawa mong may mga lalaking naiiwan sa bahay, huwag mo nalang dikdikin na masyado na bakit nasa bahay lang yung asawa mo. Nagkataon lang na yung babae ang may ibang kapangyarihan, ang power niya nasa bahay. At hindi rin naman kaya mag-isa ng babae na nagtatrabaho tapos walang kasama sa bahay, hindi ba? Pag nangyari sa akin na natanggal yung power to provide for the family, I have to be honest, I'd be distraught siguro. Pero sa totoo lang, napaka-importante pa rin ang papel ng asawang lalaki. You have to see the other side of it, which is, kung malampasan ko yung distraught, eh, sana maging productive ako. And as husband and as wife, your partners eh. Doing an excellent job raising their children, making the home better for the wife to come home to. Basta hindi lang siya nakahilata, ha? Iba yung batugan. So kung ano man ang gawin ninyo? I think people should know how to do housework, whether you're a husband or not. It really doesn't matter kung trabaho to ng babae o trabaho to ng lalaki. Nakakasooth yung mag-dishes, sarap din yung feeling ng nagluluto, pati nga plancha, papatulang ko eh. Lahat gagawin ko, lahat ginagawa ko, except wag walis. Sakit sa likod eh. What's important is you provide for your family in the proper way, in the most proper way na pwede mo silang ipapagbigyan. Sa akin ha, kung magkakaroon ako ng kaibigan ha, na ang relationship namin talagang everyday, nag-uusap, ganyan, diretso siya, no? Diretso rin ako, gano'n, no? Posible ba na walang mali siya at this point today? Imposible. Natutuwa nga ako kasi ang binigay sa akin role dito ang best friend ko, ang character lalaki si Ryan Agoncillo, na in real life feeling ko pwede ko talagang maging close friend si Ryan Agoncillo, na wala akong nararamdamang kahit anong mali siya, kasi syempre takot ako kay Judian. Kung anong kinikita ng asawa mo para sa family yun eh, and kung ano rin ang kinikita ng babae para rin naman sa family yun eh. Do I look like I mind? Hindi mahalaga kung magkano. Ang mahalaga, meron kayong pambuhay sa pamilya, may pambuhay sa mga anak. Naniniwala rin ako sa isabi ng kaibigan ko na meron akong kaibigan, isa siyang dive instructor. Ang napangasawa niya, lawyer at CPA. Sabi niya, matalino yung asawa ko. Napaka. Pero mas matalino ako. Kasi ako ang napangasawa niya. Diba? Why not? But I wouldn't dare. Ano naman siyang career kasi. Siguro kung yung tipong hindi na siya masaya sa ginagawa niya, then I'll ask her to stop. If she comes home really frustrated and, you know, in tears. Pero masaya siya eh. I keep on saying to myself, what I heard with friends before, yung happy wife, happy life. Niwala ako dun eh. Oo na. Oo, direk. Kung kaya niya mang aswang ng asawa na may asawa na medyo malayo-layo pa sa kanya, bakit naman ako kakampati na isang duramo lang andyan na yung bahay niya? Wow! Ano ba? Sinasamiba ka ba o may regla? Ngayon, sino sa atin ang mas mukhang tanga? Ako na aasa-asa o ikaw na nasa iyo na pero hindi mo pa rin makita? Tanda na muna yung pag-arte-arte mo. Nakita ko na sa teleserye yan. Alam ko yung dialogue na yan. Ganda, no? Directed by Jose Javier Reyes. Sana naman naisip ko kung ano naman ang mararamdaman ko, Rod. Uuwi ako galing trabaho, pagod ako. Pagdating ko pa dito sa bahay, kung ano-ano pa narinig ko mga issue tungkol sa'yo. Hoy! 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 Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang pagod? Sabi, pagod na naman ako ah! Sa tingin mo, napakadali alagaan ang mga anak mo? My House Husband! Ikaw na! Pwede ba? At saan ka pupunta? Che-checkin ko po yung goto ng pinakukuloan ko dahil bukas, magluluto ako ng kalos. Pwede? Pwede. December 25 na!